Mula pa noon, meron na ang taong pagkauhaw sa kaalaman at pagdiskubre ng kanyang kapaligiran. At ang pagnanais na ito ang nagdadala sa atin kung saan wala pang nakapunta. Papunta sa karagatan. Hindi foreign filmmakers ang na-capture nito, no? Kundi all Filipino team mismong Born to be Wild. Ibubunyag namin ang misteryong maaring ngayon pa lang ninyo malalaman. At kahit nakatago ang mundong ito sa atin, ang buhay natin ay magkakaugnay at may epekto sa isa't isa. At the littlest thing that we do to harm the ocean affects them. Eventually, it affects us as well. Sa unang tingin, paikot-ikot lang sa isang bahura ang maliliit na islang ito. Pero sumisilong pala sila sa loob ng isang higanteng jellyfish. Dahil may lason ang mga galamay ng jellyfish, nagsisilbing pang-depensa ang mga ito para sa maliliit na isda. May 500 milyon taon na raw na nasa mundo ang mga jellyfish. Sa paglipas ng panahon, may mga jellyfish na nakabuo na ng matinding depensa at binansagan silang pinakamapanganib sa mundo. Ang box jellyfish. Nandito na tayo sa pier, namataan na rin natin yung ating box jellyfish na nandito ngayon. Dadive tayo para mas makita natin ang malapitan. Tuwing Oktubre hanggang Mayo, sinasabing pinakamaraming box jellyfish na nakikita. Hello. Ang mga taong nasasalabay daw nito, maaaring malunod na lang dahil sa shock na dala ng matinding kamandag ng box jellyfish. Nag-sink in na lang sa akin maya-maya na, oo nga pala, this is one of the most venomous creatures on earth. It can kill you instantly. Noon na medyo pumasok yung fear sa akin. No? Ang ibang species ng box jelly, kayang pumatay sa loob ng 2 minuto. Walang kulay at palutang-lutang lang kaya mas delikado at mahirap mapansin sa dagat. Pero isipin mo na lang kung lumalangoy ka sa dagat at masalubong mo ang isang makamandag na ahas. Ang banded sea crate or sea snake. May kamandag na kayang pumatay ng 10 tao. At sa galing ng kanyang adaptation, kaya nitong maglagi sa ilalim. At maging sa ibabaw ng tubig kung saan sila nagpapalit balat at nagpaparami. Kahit pa na kamamatay sa tao ang matuklaw nito, natural na maamo at dedepensa lang ang sea snake kung sasaktan. Mukha ring makamandag na ahas ang moray na ito, pero isa siyang eel o uri ng mahabang isda. Galit man ang itsura, sa totoo lang, mahihain at mas pipiliin pa raw nitong magtago mula sa mga tao. Kaya siya nagtatago doon para ma-protect yung body niya at yung ulo na lang yung nakalitaw. Kaya nakaabang lang siya doon para pag may dumaan na pagkain, tsaka niya lang i-grab. Tapos babalik na naman siya doon sa bahay, parang pinakabahay. Huwag na huwag kang magkakamali, subuan ito ng pagkain. Dahil sa talas ng kanyang ngipin, may mga diver na raw na nawalan ng daliri dahil sa kagat ng moray eel. Ang iba dinadaan sa inosenteng itsura.
cameraman namin, iniwan niya yung camera niya para ma-document siya na hindi siya natatakot. So nung unti-unting lumalabas yung mantis shrimp, naaliw siya dun sa mata nito, no? Parang alien yung galaw ng mata niya. Pero huwag papaloko sa patago-tagong estilo ng mantis shrimp. Mahirap paniwalaan, pero ang mantis shrimp na ito ay may depensang mistulang martilyo. Ang mga pansipit nito kayang bumasag ng matitigas na shell na kanyang pagkain. Katunayan, kaya raw nitong bumasag ng aquarium. At siya ang tinaguri ang hayop na may pinakamabilis na suntok sa balat ng lupa. Mula sa mga mata nito hanggang sa mga galamay sa harap na nagsisilbi nitong kamay. Aakalain mong taga-ibang planeta ang cuttlefish. Ang pangunahin nitong panlaban, panlilin lang. Pinaniniwala ang matalino ang mga cuttlefish dahil sa laki ng kanilang utak. Sa galing ng depensa nito, kaya nilang magbago-bago ng kulay para gayahin ang kanilang paligid at magtago. Hindi madaling mabuhay sa karagatan, sa dami ng panganib. Ang iba kumukuha na ng kasabwat, tulad ng goby fish na kinaibigan ng isang hipon. Parehong nakikinabang ang goby fish at pistol shrimp sa ganitong setup. Ang goby nagsisilbing lookout sakaling may papalapit na kaaway. Ang pistol shrimp naman ang tagahukay ng bahay. May naanod na seaweed at biglang lumabas itong goby fish. Isang maliit na isda ito na parang tulong sila ng hipon na harangin itong seaweed na ito, no? So nakakaaliw na nagtutulungan sila.